So, kung mapapansin ninyo guys, wala na siyang blinking error. Oh, hindi na siya nagbe-blink. So, ibig sabihin, okay na. Ganun lang i-troubleshoot guys yung mga ganung problema. Nagpalit lang tayo ng... Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Bali, ito ngayon guys, yung dinala sa atin na printer, Epson L3110. Ang problema ng may-ari dito, hindi siya makapag-print kasi nagpa-paper jam daw. Kinakain yung papel kapag magpiprint siya, then kalahatian, hindi na tumutuloy, hindi na gumagalaw yung printhead, then nagkakaroon ng error na paper jam. Kaya dinala niya sa akin para ma-check kung anong problema. Ituturo ko sa inyo kung paano yun siya ma-resolve ba o kung anong problema kapag ganun. So, i-open muna natin yung printer. Ayun siya, nagbi-blink siya. Ibig sabihin may error talaga, may problema. Tapos, ito, dalawang nagbi-blink ng sabay. Ibig sabihin, may something wrong sa loob niya. Mechanical error o kung anong mga flex connector niya dyan yung may problema. Pero kapag ito naka-steady lang, ito lang yung nagbi-blink, ayun yung palatandaan na reset lang. Based dito sa indicator ng ilaw niya, dalawang nagbi-blink, ibig sabihin sa loob talaga yung problema. Patayin natin muna. Parang may narinig ako sa loob na kumalampag. I-on uli natin. Ayun, ganun yung problema niya. I-check natin yan na. Ipapakita ko sa inyo kung anong problema niya. I-connect din natin sa computer. Try tayo ngayon mag-print. Oh, ito yung naging problema niya guys. Oh. Ito yung error niya. Ayan. Ayan yung error niya kapag mag-print siya. Sabi dito, i-cancel daw yung all print job. Tapos, open yung front cover and remove any jam paper. So, sabi niya dito, may paper jam daw yung error niya. Tanggalin daw yung papel. Eh, wala namang papel sa loob. Na-check na natin. Ayan o. Wala na rin yan siyang papel sa loob. So, ang problema niyan kapag ganyan, guys. And bali, tutukuran muna natin, guys. Para masilip natin. Pag ganyan, guys, yung problema niya, tapos ito, kumakalampag ng malakas, ibig sabihin, yung power niya hindi na tuloy-tuloy na pumunta dito sa head. Yung nasa supply. So, check natin. Ayun, nakita ko na kaagad guys, may problema. Yung problema niya. Ito. Yan, oh. Sa mga ganitong model, yung mga connector niya sa mga sensor, yung nagkakaproblema, madalas yan siya naiipit kapag gumagalaw ito palagi. Ayan, marami na ako na-repair na ganito. Ayan siya. May sugat na. Ayan o. Yan. Hindi nyo lang masyadong mapansin sa camera guys kasi medyo may mga ink siya. Pero ayan siya. Ano na yan siya? Hindi na tuloy-tuloy yung flow ng kuryente sa kanya papunta dito sa head niya. Kumbaga sa tao, may pilay na siya. Siyempre hindi na siya makakabuhat ng mabigat. Papalitan natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng sensor flex. Tatanggalin natin to ito. Tatanggalin lang natin itong mga naka-connect sa kanya ng mga sa board niya. So, pagkatanggal natin nun ng mga connector niya, pwede na natin tanggalin ito. Then, pag natanggalan natin yan, guys, ito, tatanggalin natin ito. Tanggalin muna natin yan dito, may screw yan dito. Lalagyan na ng kanyang ink pad. Tapos, dito sa ilalim, may screw pa ito. Yan. Tanggalin natin din yan para mahugot natin tong ink absorber niya.
bago natin ito tanggalin. Tatanggalin natin to kasi hugutin natin to. Maiangat natin sa kanyang kwan. Ito na siya, guys. Yung susunod dyan, guys, ay ito. Tatanggalin natin yung itong motor niya. Yan. Kasi nakasabit yung timing belt para mahugot siya. Ito, dalawa lang screw niyan. Ito at saka ito. Makikita rin naman ninyo dyan. Yan, dalawa. Tatanggalin ko yan, ha. Ito siya, guys. Yan. Then, makita ninyo, matatanggal na natin ito. Yung timing belt niya. Yan. After nyan, guys, ito may tornilyo. Ito. Yan. Tatanggalin din natin yan. Ayan siya. Pag natanggal na natin to, guys, ito, yung kanyang strip encoder, hihilain lang natin pag ganyan yan. Yan, hawakan natin. Tapos, hihilain natin. May spring lang yan doon sa kabilang dulo. So, ayan. Tanggal na siya. Kasi ito, huhugutin natin to. Nasa likod niya yan yung kani. Then ito, pwede na natin matanggal to. Iangat kasi natin to, guys. Tapos ito may isang tornilyo dito. Ayan o. Tatanggalin natin yan para ito maiangat natin, mailabas natin to. So, tanggalin natin. Pag natanggal na yan, dito naman tayo sa, dito, sa mga damper niya, kailangan tanggalin kasi hugutin natin to sa sabit dito eh. Para maalwa natin na matanggal siya. Dito, tutusukin lang ninyo yan dito sa gilid, yan. Para matanggal yung clip niya. So, ayun na siya, guys. Tatanggalin din natin, guys, ito. Pero ito matanggalin natin. May tornilyo lang yan siya dito. Ito. Tornilyo niya. Yan. Tatanggalin natin. Para maiangat natin ito ng maayos. At ito mahila natin. Tatanggalin natin. Ang pagtanggalin ito, paganyan. Ihilain natin paganyan, guys. Tapos ganun. Ito may nakalak lang sa kanya, guys. Ayan o. Oh. Ayan. Yung white na yan nakalak. Itutulak natin yan bago natin to matanggal. Itutulak muna itong white na to, ha. Ito. Yun. Pag natulak na natin, matatanggal na natin ito. Ingat lang kasi may spring siya, guys. Pero wag na natin tanggalin. Maiangat lang natin. Then, ito naman yung tatanggalin natin, yung white. Ito nakahiwalay kasi ito dito. Ito yung tatanggalin natin. Mayroon yan siya ditong black din. Ito iangat ito. Iangat lang rin natin to. Ito kasi tatanggalin natin eh. Sige. Tingnan lang muna ninyo. Ayan. Ito guys, itutulak lang ninyo itong white na to. Ito, itutulak lang ninyo pa ganyan. So, pag natulak na ninyo, nakalakas yan siyang ganyan eh. Pag naitulak na ninyong ganyan, natatanggal na ninyo ito. Disconnect muna natin ito. Hugutin muna natin ito. Ito yan siya. Yung sa board niya. Ito yung papalitan natin, oh. Ito. Ito yung papalitan natin. Tatanggalin rin natin kasi kasama siya doon sa dito. Kasama siya sa pagtanggal natin. Hilayin lang natin palabas. Ito na siya, guys. Natanggal na natin. Ngayon, pwede na natin ito hilayin palabas. So, iangat ko lang ito. Diba pala, guys, mayroon siyang ito pa, oh. May screw pa siya. Tanggalin natin. May lock. So, ito siya. Ayun. Pwede na natin siya maiangat. Iangat natin siya dahan-dahan. Then, hihilain natin ito palabas. Ayan. Angat natin dahan-dahan. Then. So, ito na siya, guys. Tanggal na natin. Ito yung papalitan natin, oh. Ito. Yan. Tatanggalin natin yan kasi may sira na siya. Tatanggalin ko ito. Hilain lang natin. Kukunin muna natin yung pamalit natin. Ito guys, pamalit natin. Ito siya. Babaklasin muna natin itong isa. Dito muna tayo. Yung pagtanggal nito guys, nakalusot lang rin yan siya. May tape lang yan siya. May double-sided. Ayan, nakadikit. Kasi itutulak lang rin na. Ayan, dito.
Madali lang rin siya pag nakita ni pag actual ninyo pinapalitan. Tatanggalin ko na to, guys. Dito. Hilain ko na. Yan. Para matanggal na rin natin. Hindi na natin mahila. Tignan nyo, guys, yung damage nyo. Ayan siya. Akala nyo hindi yan siya masyadong damage. Pero, ayan yun yung reason niya. Ayan o. Yan. On. May tama na siya, may sugat na siya. Ayan yun, papalitan natin ng bago. Ito yung ipapalit natin. Paglagay nito, pag ganun lang rin, guys. Nakapataob. Ayan. Yung blue, nakaganyan siya. Ayan. Nakaganyan siya, guys. Nakapataob. Ganyan. Kasi ito yung mamaya sa kwan. Dito sa board, nakakonek. So, ilulust natin. Ito nakatuloy-tuloy doon sa sensor niya. Estimitin lang natin yung haba, guys. Ayan. Then, ito ilalagay natin dito sa sensor. And paglagay niyan, guys, pag ganyan siya. And then, sisiksik lang natin yan siya, guys. So, ayan na. Okay na. Then, ilalagay natin to siya. I-paste natin ng maayos pag ganyan. So, ayan siya, guys. Lalagyan natin double-sided para hindi siya umiwalay. Ayan, guys. Ididikit natin dito. Yan. Then, balat na natin. Ayan na siya, guys. So, ayan na. Ibabalik na natin. Balik niya, guys. Ay, ganun lang rin. Iaangat natin ito. So, ayan na, guys. Tapos na. Ibalik na natin siya. I-arrange lang natin yung talagang pwesto niya. Then ito, yung strip encoder niya, nakalusot lang ito siya sa kanyang sensor na pinagkabitan natin kanina ng itong flex. Sige. Gawin natin dito, ilalak muna natin ito para hindi para ano na siya, naka-steady na. Yun. Then, dito. I-kabit muna natin para mag-fix siya. Dito yung tinanggal natin kanina. Ayan. Ito yung motor niya, ibalik natin sa dati. Ibalik muna natin yung tornilyo na tinanggal natin kanina dyan. So, ayan, guys. Then yung isa pa. So, ayan na, guys. Nailagay na natin ngayon. Ibabalik natin itong ito pa. Lalagyan, ibabalik natin yung lock niya dito sa gilid. Ayan, guys. Then, sabit na natin ito. Itong kanyang strip encoder. Ayan. Once na nasabit na natin, ito naman yung kanyang timing belt. Kung medyo masikip, guys, ito itulak lang ninyo ito. Itong parang may gulong na to. Tulak ninyo pa ganyan para dito umabot. Ito tulak ko ah. Ayan. So, okay na siya. Ito naman yung kanyang mga damper. Ibabalik natin sa ayos. So, ayan. Okay na, guys. Focus naman tayo dito sa kabila. Ilulusot ko na dito. Siya nilusotan niya kanina. Kasi nakakonekan siya dito sa board. Ayan siya, guys. Nailock na. Then, ito ayusin natin to. Ito yung lock niya, guys. Ibabalik natin. Then, pag nilagay na natin yan, guys, ito, ibabalik na natin siya. Kabit na natin siya sa kanyang board. So, ayun na, guys. Tapos na. Ibabalik na natin yung kanyang cover. Ibabalik na natin itong scanner cover niya, guys.
Try na natin kung wala nang problema. Yun natin. So, ayun guys, kung napansin niyo, wala na yung kanyang blinking error. So, okay na guys, ganun lang yung ginawa natin para ma-troubleshoot yung mga ganung problema. Pinalitan lang natin ng sensor flex connector. So, okay na guys, wala nang problema.